pagmamasal, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawin ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawin ang sangkatauhan, purihin ang Diyos na lahat papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaranal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, kalinang langit, Amang makapangyarihan. Anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kalilingan, ito na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ito lamang ang banal Panginoong Yesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang
sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami ay tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamamatay si Haring Ozias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa ay may anim na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banalang Panginoong, Diyos na mga hukbo. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo. At ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi, at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako, pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang serapeng sumipit ng baga sa dambana, at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo nyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Nahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tukding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto.
At ngayon, ipinaaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang pahayag na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y, naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananawagan, nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nangalamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita rin siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak nang di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya'y, ako'y naging apostol, at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito ang sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin, at ito ang pinananaligan ninyo. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan si Jesus sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo si Jesus sa bangka
at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi kay Simon, "Bumalaod kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guru, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka at halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako ay makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Alam na alam ni Pedro na dapat sa gabi magpalaot sa lawa, maghulog ng lambat para makahuli ng mga isda. Alam niya na kung sa araw maghulog ng lambat, walang mahuhuling isda. Ngayon, araw na tapat, tanghalian, nagpalaot si Pedro, naghulog ng lambat, at napakaraming isda ang kanyang nahuli. Bakit nakahuli si Pedro ng napakaraming isda kahit tanghaling tapat? Ang dahilan kasi, ang ating Panginoong Jesus, ang sabi niya kay Pedro, "Tanghaling tapat, magpalaot ka, ihulog mo ang lambat para makahuli ng mga isda." Si Pedro naman, sumunod kaagad, kahit tanghaling tapat, nagpalaot, naghulog ng lambat, napakaraming isda ang kanyang nahuli. Sapagkat sumunod si Pedro sa sinabi ng Panginoon sa kanya, napakarami niyang isdang nahuli. Kung hindi siya sumunod sa ating Panginoon na magpalaot, wala siyang nahuling mga isda. Ano ang ibig ipaalam sa atin ng ating ebanghelyo?
kung sinusunod natin ang lahat ng sinasabi ng ating Panginoon sa atin, makakatanggap tayo ng napakaraming biyaya sa buhay. Kaya, anuman ang sasabihin sa atin ng Panginoon, gawin natin kaagad. Napakaraming biyaya ang darating sa ating buhay. Kaya tumayo po tayo at ipakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na magwali, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, kami ay dumadalangin ngayon sa iyo upang sa aming pagsusumikap maisabuhay ang iyong pag-ibig na kami ay lubos na makilala ng mundo bilang mga alagad ng iyong anak na si Hesukristo. Ang ating tugon, Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Puspusin mo kami, O Diyos, ang mga namumuno sa aming simbahan at pamayanan ng iyong makapangyarihan at hindi makasariling pag-ibig upang maisulong namin ang hustisya at kapayapaan na iyong hatid para sa lahat, manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Hilumin mo, O Diyos, ang aming mga pusong nasugatan ng masasamang nakaraan upang matamo namin ang tunay na pag-ibig na itinuro sa amin ng iyong anak na si Jesus, manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Pukawin mo, O Diyos, ang puso ng mga kabataang nagnanais maging pari o madre upang makatugon sila sa iyong tawag ng buong puso at may pag-aalay ng sarili, manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panumbalikin mo, O Diyos, ang sigla ng mga taong naapektuhan ng COVID-19 ng buong galak at pasasalamat silang magpuri sa iyo magpasawalang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Ipadama mo, O Diyos, ang iyong awa at dakilang pag-ibig sa mga kapatid naming pumanaw na umaasa sa iyong biyaya ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Mapagmakal naming Ama, lalo nawa naming makalin ang bawat isa na siyang aming daan rin upang mas lalo kaming mapamakal at mapalapit sa iyo. Kinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
bilang tanggapin mo yaring aming alay gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aaking natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain at inumin na narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga maghihina. Ipagkaloob mo na ito ay aming mapagsaluhan bilang pakinabang sa buhay mo ng pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan ay aming pasanin, ay binalikat niya upang kami ay palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtangkal sa amin bilang liping kinirang pari at hari na lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami ay iyong liwanag. Bilang iyong angkan, may tungkuling maglakad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarakila ng lahat ang naparitong mong anak.
sa bulan, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandu para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay
Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Kinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng pwesto. Ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Maraming salamat po. At kung ika'y kapiling
mga kawan sa dagat ay huling-huling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkain at inumin na pagkakaisa ang ibinigay, kami ay niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo, kami nawa ay makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Kapanginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang iyong mga larawan at mga dasalan at mga ibang religious articles upang makatulong sa iyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutikan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalaala, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin po natin ng physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na.